mabasa ng salita ng hula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay aagiwin, mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Sila lamang ang maliligtas, ang magtiis hanggang sa wakas. Sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanulo, lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Mag-ibot ang pintuan patungo sa kaligtasan, malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Sila lamang ang maliligtas, ang magtiis hanggang sa wakas. Sila lamang ang siyang maliligtas. Isa sa mga argument nila, Brother Camacho, sinungaling daw si Pablo. Sinungaling daw si Apostol Pablo. At inaamin daw ni Pablo na siya sinungaling. Ba, ito mabigat ito. Kaya sabi ko kagabi sa kausap ko, ikaw na pumuputol sa sulat ni Pablo, sinasabihan mo siyang sinungaling. Samantalang ikaw mismo, hindi mo hinahayag yung buong katotohanan. Kaya nga sabi, Hindi ko pinutol, hindi ko lang itinuloy. Kasi masyadong mahaba eh. Kasi sabi ng moderator, mga kapatid, pinayagan mong basahin eh. Sana hindi mo na lang sinabi na pumayag kang basahin. Binabatay nila yan dito sa Roma Kapitulo 3, talatang 7. Pakilagay nga kapatid na Alex, Roma Kapitulo 3, ang talata ay 7. Sa talata daw na ito, Brother Camacho, inaamin daw ni Pablo na siya'y sinungaling. Ibig sabihin, tapos talaga ang usapan. Isipin mo, sinungaling. Paniniwala mo, sinungaling na nga eh. Di ba? Pakilagay nga, Roma Kapitulo 3, talatang 7. That of what, kung ang katotohanan ng Diyos sa pamamagitan ng aking kasinungalingan. Ulitin ko yung basa para mas may emphasize. That of what, kung ang katotohanan ng Diyos sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay sumagana sa ikaluluwalhati niya, bakit pa naman ako'y hinahatulang tulad sa isang makasalanan? Yan. Ayon po sa talata, sabi ni Apostol Pablo, aking kasinungalingan. Aking kasinungalingan. Inaangkin daw ni Apostol Pablo na siya'y sinungaling. Kaya kayong mga Kristiyano, huwag maniwala kay Pablo sapagkat si Pablo daw ay isang sinungaling. Ano reaction natin dyan, Brother Camacho? Bakit di mo tinuloy, Brother Ray? Yun kasi lang hanggang dito lang kasi. hindi ko lang, masyado kasing mahaba. Tsaka hindi kasama sa topic yung sulod. Paano ba yung sinabi? Natawa ka gabi, nabuking eh. Nahuli. Di ba, ipunta muna natin sa magandang balita, Biblia. Yeah, kapagid na doon. Roma 3:7. Magandang balita. Di naman niya pinutol. Di lang tinuloy. Magandang ano yan, ha? Magandang palisod yun, ha? Basa.
kung sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay lalong lumilitaw ang kadakilaan ng Diyos sapagkat naipakilala ang aking ang kanyang katapatan. Makatarungan bang parusahan niya ako bilang isang makasalanan? 8. Bakit nga hindi natin sabihin gumawa tayo ng masama kung mabuti ang maging bunga nito? Ganyan daw ang itinuturo ko, sabi ng mga Marites. Ang ganda ng pagkakasabi. Sabi ng mga naninira sa akin, sila'y parurusahan ng Diyos at iyan ang nararapat. Kaya ayaw ituloy, brother. Kasi yung nagsasabi pa lang si Apostol Pablo sinungaling, sabi lang pala yun ng mga Marites. Ano sabi ni Apostol Pablo tungkol sa kanyang sarili? Yeah. Unang Timoteo 2:7. Basa tayo, ha? Sabi ng mga Marites. 2:7 ng unang Timoteo. Yan. Dahil dito'y itinalaga ako na tagapangaral at apostol. Sinasabi ko ang katotohanan. Hindi ako nagsisinungaling. Guru sa mga hintil, sa pananampalataya at katotohanan. Kasi Pablo hindi sinungaling eh. Hmm. Yung nagsasabing sa sinungaling, yun yung mga Marites. ayaw pa nga ituloy eh. Kapatid na rin. Shout out. Back to you. Shout out, kapatid. Yan. Ito, may kita ninyo. Nagiging fair lang kami dito. Ang hirap kasi tanggapin, sa totoo lang ha, ako hindi dahil sa ako'y Kristiyano, ang hirap tanggapin na paniwalaan ko yung sinasabi ng mga tumututol kay Pablo para sabihing si Pablo daw ay umami na sinungaling, tapos verse 7 lang. Pagdating sa verse 8, ayaw. Ang hirap tanggap, sa totoo lang, illogical. Hindi magandang paniwalaan. Pagka ang turo, si Pablo daw ay sinungaling, tapos verse 7, tapos pagdating sa verse 8, ayawan na. Nako, hindi totoo yung paratang nila. Ang tunay na nagsisinungaling is yung hindi binubuo yung statement ni Apostol Pablo. Mahiya naman kayo sa tao. Mahiya naman kayo kay Pablo. Bakit? Nandiyan dyan yung statement niya, nandiyan yung sulat niya. Babasahin nyo na lang. Kaya tingnan nyo, kawawa yung mga nagbabalik Islam. Sorry for my word ha. Kawawa yung mga nagbabalik Islam. Bakit? Kasi bago sila magbalik Islam, alam nila ito eh. Alam nila sagutin. Nung nagbalik Islam, nakurap yung isip, ayaw na ipatuloy sa talatang 8. Yeah. Bakit po? Nabubuko yung kanilang kasinungalingan. Yeah. Kaya po, dito bilang paglilinaw, hindi po sinasabi ni Pablo na siya'y sinungaling. Yeah. Ito po ay akusasyon lamang sa kanya. Akusasyon lamang sa kanyang ministeryo at hindi po siya ang nagsasabi po nito. Yeah. At saka ito, kapatid Daray, ha, tingnan ninyo. Sila, ang totoo, hindi naman talaga sila naniniwala kay Apostol Pablo eh. Pero mapapansin ninyo, kapag paninira, pinaniniwalaan nila kasi Pablo nagsabi para sa kanila. O, di ba? Talaga may ano dito, merong dirty tactics. Ano po? Dapat, halimbawa lang, for the sake of argument na lang, si Apostol Pablo nagsabi, tuso siya, halimbawa lang yun. Dapat hindi nyo paniwalaan yun. Kasi si Pablo may sabi nun eh. Kaya nga, ang gandang argument diba? Bakit pag sa kasiraan eh, gusto nyo ipatanggap kay Pablo kahit hindi siya nagsabi? Pag katotohanan ang sinasabi ni Pablo, ayaw ninyo tanggapin. Diba? So dapat tayo mag-isip-isip tayo ng kaunti, mga kaibigan, mga kapatid. Yan. Tsaka ito, gusto kong mabigyan daang ito, ha? Sa Islamic literature, mga kapatid, kilala natin ang Quran at tsaka ang Hadith. Kasama na yung mga tafsir nila. Lingid sa kanilang kaalaman, si Apostol Pablo na pinapaksa ng Biblia o na siyang pinapaksa natin ngayon. Maraming mga Muslim hindi alam ito. Na sa sura nila, sa Quran, sa Hadith, sa tafsir, kinikilala si Apostol Pablo na sugo ni Allah. Kaya lang ang problema, hindi ito alam siguro nung iba na ito'y kasama sa kanilang mga aralin dito sa kanilang Islamic literature. Ngayon, ano katunayan? Isisingit ko na ito, kapatid. Sige po. Ano ha?
ngayon ikukot ko ito hindi dahil naniniwala ako sa authenticity ng Quran, ng hadith at ng tawag dito ng iba pa nilang mga tafsir. Ikukot ko lang ito para maipakita po sa inyo, maging yung kanilang sandata, maging yung kanilang taba, nagsasabing si Pablo ay sinugo rin ng Diyos. Oh, tingnan ninyo. Dito sa sura 36:13, saling Sahi International. Oh, sabi rito, when we sent to them two, but they denied them. So, we strengthened them with a third. Then they said, indeed, we are messenger to you. So dito makikita natin, mayroong mga isinugo. O, kaya lang, hindi sila tinanggap, tapos may isinugo ulit pangatlo. Ah, yun ang sinasabi rito. Okay? So, gusto kong malaman ngayon, sino yung tatlo na yun na isinugo? Oh, na binabanggit ng sura dito sa Sahi International. Sino yun na yung dalawa hindi tinanggap? Tapos yung pangatlo, isinugo. Ayan, sino po yan? Oh, dito sa kanilang sura pa rin, kay Yusuf Ali, sinasabi dito yung pangatlo, truly we have been sent on a mission to you. Isinugo yung pangatlong messenger dahil meron siyang gagampanang misyon. Eh sino po yan? Dito po sa Kathir, Ibn al-Kathir, ganito po ang sabi nila. Sa bandang ibaba, yung tatlong isinugong ito ay ito. Sino po yan? Si Shamun and Johanna. Tapos yung pangatlo, si Bulus. Yan. Sino ba ito si Bulus na isinugo ni Allah? Pag tinignan niyo po yung kanilang mga literature, si Bulus wala pong iba kundi si Apostol Pablo. Na si Apostol Pablo isinuguan nila ni Allah para sa natatanging misyon. Sino yung Bulus na yon o yung Pablo na yon na binabanggit ni Kathir ibn al-Kathir? Oh, doon sa Quran verse commentary, sino po yon? Yun po si Apostol Pablo na sumulat ng mga aklat sa Biblia na pinatotohanan ni Apostol Pedro, ni Ananias at ni Lucas. Siya po yun. Kaya kung susundan natin yung kanilang Islamic literature, dapat hindi nila tututulan si Apostol Pablo. Tama. Dapat si Apostol Pablo, kikilalanin nilang sugo ng Diyos. Kasi para sa kanila, si Bulos o si Apostol Pablo ay sugo ni Allah. Ano? Yan. Kung susundan ko lang yung kanilang line of argument, literature, kapatid na Ray. Oh, ang problema, hindi kasi ito alam ng iba. Siguro hindi rin ito alam nung nakadibit mo. Kaya tutol sila ng tutol kay Apostol Pablo na binubuhat naman ng kanilang mga literature, kapatid na Ray. Tama. Oh. So, ipinapakita lang po mga kapatid na yun pong mismong mga referensya na galing sa kanila ang nagpapatunay, nakakampi namin ang katotohanan. Yung, actually, Brother Camacho, sa analysis ko, magkaiba yung mga pananaw na Muslim noon at saka ngayon. Ay, oo. Kasi yung dating mga Muslim, nagpapatuto, kagaya ng binasa ni Brother Camacho, yun po ay tafsir ni Ibn Kathir. Ano nga yung buong pangalan niya? Ibn al-Kathir. Tafsir niya po ito. Kasi po, yung mga Muslim may tinatawag na chain of narration. Yung mula kay ganito, mula doon sa mismong nakarinig,
tapos ikinwento kay ganyan na nagpasalin-salin lahi mm. hanggang sa makarating sa isang mm. Sa isang author. Tinapsir niya. Mm. Ibig sabihin tinanggap niya yung kwento. Mm-mm. Tapos sasabihin nila, yan daw po ay galing sa isang hindi kinikilala ng mga Muslim. Eh bakit po tinapsir ni Ibn Kathir? Ba't niya tinanggap? Mm. Ba't niya ipinaliwanag? His tapsir nga yung kanyang pagkakano eh. So lumalabas siya kapat na Ray, hindi tinatanggap ng makabagong Muslim. Pero tanggap ito ng sinaunang Muslim. Eksakto yung sinabi mo. Hindi tanggap ng mga makabagong yan. Muslim. Pero tanggap yan ng mga dating Muslim. Yo. Bakit? Noong time nila, wala namang kumu-question dyan eh. Oo. Ngayon na lang yan eh. Bakit? Eh, nabibisto kasi yung business nila ni Pablo eh. Oo. Binibisto eh. Kaya dito, pinapakita na isinugo daw yung dalawang sugo, si Peter at saka si John. Then, hindi tinanggap, pinalakas ng pangatlong sugo, si Apostol Pablo, na isinugo daw doon sa may Antioch. Ang katwiran nila, eh, ba't hindi nalipol daw yung Antioch? Eh, problema nyo yun. Salaysay nyo yun eh. Alam nga naman kami paproblemahin ninyo. So dito, ipinapakita po ng atin pong pinag-uusapan na mismong mga tagapagsalaysay ng mga Muslim, mga authority nila, ang nagpapatunay na si Apostol Pablo ay tunay na sugo ng ating Panginoong Hesukristo. Sige po. Kaya nga ito, mga kaibigan, naputol ko si kapatid na rin. Wala kayong mababasa sa Quran na sinabi ng Quran, huwag paniwalaan si Bulos. Yun, patay na. O? Walang sinasabi ang Quran na si Bulos mula ang propeta. Ganun din sa inyong mga hadith. O? Kaya yan Sahih al-Bukhari o Hasan, kahit na daif. Hmm. O kahit yung hadith ninyo na Riyad as-Salihi. O kaya yung Miskat al-Masahib na lang na inyong hadith. Walang sinasabi na si Bulos ay hindi totoong sugo ng Diyos. Tapos ang usapan. O? Wala. O. Ito assignment. Assignment. Kami magtapos mamaya. Assignment. Hahanap kayo sa inyong mga Islamic literature. Ha? Sudo sa mga authentic ninyong mga ano, ha? Oh, na si Bulos ay hindi isinugo ni Allah. Yan. Pagka nakita ninyo, nabasa, tapos ang usapan. Anong ibig sabihin tapos ang usapan? Nagboxing na yung dalawa ninyong referensya. Eh sabi sa referensya ninyo, sugo siya ni Allah. Oo nga. Kaya malakas loob ko magano eh. Mag-assignment okay. Eh, wala mababasa. Napatunayan natin ngayong gabi ang katotohanan ng pagiging sugo ng ating Apostol Pablo sa pamamagitan ng Biblia at ng mga dagdag na referensya mula sa ating pong mga Islam, sa ating mga kaibigang Islam, sa kanilang Islamic literature, sa Quran, sa Hadith, at maging sa kanilang mga tafsir. Biba Adventista del Septimo Dia, Chukbok Hamnida, Mispa sa inyong lahat, mga kapatid. Mapalad ang bumabasa ng salita ng ula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin, mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Lamang ang maliligtas, ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanulo, lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan, makipot ang pintuan
sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Sila lamang ang maliligtas, ang magtiis hanggang sa wakas. Sila lamang